Maaga nga akong pumunta dito sa plaza namin para bumili ng pamain sa bingwit. Nagrenta kasi kami ng bangka ngayon para mamingwit at doon na rin kami mag-almusal. Maliban nga sa putong bigas, naku, paboritong paborito ko rin ang binutong. Gawa nga to sa malagkit na kanin tapos merong gata. Grabe ang sarap niya, lalo na kapag may asukal. Sa halagang 10 pesos nga, mabubusog ka na talaga. Saktong-sakto nga na nasalubong ko agad si Manay na nagtitinda ng hipon. Hipon kasi talaga yung binili nilang biling kong pamain. Alam nyo ba, nakakatuwa kasi 20 pesos lang to lahat. Hindi nga ganun karami at kalalaki pero sariwang-sariwa talaga siya. Nakakatuwa talaga dito sa probinsya kasi kahit nagtitipid ka, makakakain ka pa rin talaga ng masarap. Tapos kung gusto mo nga yung isigang at wala ka ng masyadong budget, naku, pwedeng-pwede kang mangingi sa kapitbahay ng kamyas dito. At kahit dahon ng malunggay lang ang ilagay mo, naku, perfect na yan. Pinabalik nga ako ni ate kasi sobra daw yung binigay kong pera. 90. Sobra 5. Thank you. Nakakatuwa talaga si Manay kasi kahit malayo na ako, tinawag niya pa rin ako para ibalik sa akin yung sobra kong bayad. Yung mga kasama ko nga gusto daw nila ng pandesal kaya ibibili ko muna sila. Isang 15, ay isang 10 pieces tapos isang 5. Amo po. Ano lang te ha, bukod po ng plastic. Dinaanan ko na nga sila agad at dumaretso na kami sa dangkalan. Sobra nga kaming blessed kasi ang lapit lang talaga nito sa sentro. Tapos ang gaganda pa ng mga resort dito sa amin kaya feel namin na nasa ibang lugar talaga kami at bakasyonista kami. Ito pala si Papay, siya ang magiging kapitan ng yate namin ngayon. Kasama niya nga rin yung anak niyang si Marco. Naku, napakabait nila at kwela sila kasama. Nakita niyo ba kung gaano kaganda ang panahon ngayon? Grabe ang kalmado ng dagat. Perfect talaga para mag-fishing. Samahan niyo nga kami para malaman niyo kung sinong pinakamagaling manghuli dito sa amin. Grabe, sobrang ganda talaga. Parang wallpaper na sa sobrang pagka-perfect. Para sa akin, the best talaga ang Dunsol. Paano ba naman kasi hindi to pa-perfect? Sasamahan mo pa ng mainit na kape. Siyempre, hindi pwedeng isama dito muna si Liam, kaya nanay and friends muna. Kaya dito lang kami sa malapit para makabalik kami agad kasi baka hanapin ako agad ni Liam. Sisimulan na nga namin ang mag-fishing, magkakaalaman na kung sino talaga ang pinakamagaling sa amin mangisda. Dahil nga first time ko mamingwit gamit yan, tinuturuan ako ni Marco kung paano maglagay ng pamain. Nako, sabi ko nga, wag niya na akong turuan yan dahil ang bala ko talagang gamitin ay yung fishnet ko. Nagkanya-kanya na nga sila ng pwesto, ako chill-chill lang kasi talagang malakas ang tiwala ko sa fishnet ko. Sobrang excited nga ako kasi first time ko talaga magagamit yung fishnet ko sa dagat. Naku, sobrang bilib talaga ako sa fishnet ko. Kinakabahan nga ako kasi baka makahuli to ng butanding. Kasi yung libreng pamain nito, naku, mukhang paborito agad ng mga isda. Tapos dadagdagan ko pa ng hipon. Kaya siguradong sigurado talaga ako na marami akong mauhuli. Habang sineset up ko nga yung fishnet ko, may nahuli na daw si Papay. Wow! Ano yung Papay kanasi? Kerasing. Oh, puno niyo na sabi ng pinsan din. Nunoy pila do ngayon, titi ba diyo naman ako dali. Mararamdaman mo sa pe. Nagagagbat siya. Kakababa pa nga lang ni Papay ng pingwit niya, nakahuli na naman siya agad. Magtuga ay iba naman na sira. Sabi kerasing. Kanasi naman. Galing ni Papay. Yun na maiyaw. Kanasi, yung una po. Punong. Punong, pinsaning. Kanasi. Yan, bisogong bato. Aray naman siya, Papay. Ika naman. Aray naman siya, Jesus, pwede nga. Tinmilap. Hindi pa nagapintik-pintik. Ayun talaga. Cute.
Lima nga silang nangingisda, pero si Papay lang talaga ang nakakahuli. Ire-ready ko na talaga yung fishnet ko para naman may ambag ako sa ihaw namin mamaya at baka makakuha pa ako ng lapu-lapu. Dami na naming huli, oh. Na nga, nilubog ko na yung fishnet ko kaya magchichill-chill na muna ako. Aahunin ko na nga lang yan kapag ready na kaming mag-ihaw. Si Marco nga yung sunod na nakahuli pero sa grupo namin ako wala pa rin talagang nakakahuli. May nahuli nga si Marco na ako ayaw maghiwalay nung isda kasi sabay silang nahuli. Feel ko mag-jowa yan. Double da. Galing. Uy! Naku, nahulog nga yung isa. Sayang naman. Makuha mo yan to? Nakuha na? Dali, kuunta na. Ang galing, galing ni Papay talaga. Kinamot! Nagkakabiruan na nga kami kasi ngayon ko lang nalaman na may magpipinsan pala sa mga isda. Kanasi, pinsan ng kanasi. O di ang kanasi. Paano, pag ino nga sa Facebook, niya nga tanda sabi niyo magpinsan sinda. Di na kayo story ka. Oh, first cousin daw sinda, diba? Oh. Basta magpinsan sinda. Bless ka ngayon dito. Bless na ngayon. O, oh, kanasi. Bless na ngayon, didikay. Punong. Kung magpinsan sinda, sinsay ang ama ninda. Oh, hindi nga nila alam kung sinong mga magulang niyan, pero ang mahalaga alam nila na magpinsan sila, 'di ba? Feel ko gutom na ako kasi kung ano-ano ng mga sinasabi namin. Aalmusal na nga muna ako habang naghihintay ako ng mga pumapasok na isda sa fishnet ko. Favorite niyo rin ba ang binotong? Grabe kasi ram, no? Habang ang kumakain ako, alam niyo ba na bitawan ng kaibigan ko yung fishnet ko? Siya kasi ang nagpresentar na siya ang hawak ng fishnet ko para makapag-video ako. Ewan ko ba sa lahat ng kaibigan ko, ito yung hirap na hirap mag-let go pero ang bilis niyang i-let go yung fishnet ko. Kaya tuloy wala akong choice kundi mamingwit na lang kasi nag-goodbye na talaga yung fishnet ko. Bago niya ngayon mabitawan, plano na talaga namin iahon. Nai-imagine ko pa naman lahat ng isdang nandun. Feeling ko talaga may mga special na isda dun. Pero napatawad ko na nga yung kaibigan ko kasi nakita ko naman talaga yung effort niya para mahabol yung fishnet ko. Imbis nga siya yung mag-guilty sa nangyari, parang ako pa yung nag-guilty dahil nagkasugat patuloy siya kakahabol sa fishnet ko. Pero sabi niya naman, babawi siya at bibili niya ulit ako ng fishnet at magfishing ulit kami dito. Dahil nga magtatanghali na, kailangan na namin simulan ang pag-iihaw. Ito nga lang talaga yung mga nahuli namin. Puro si Papay lang at si Marco ang nakahuli niyan. Sobrang enjoy nga ako mag-igib ng tubig dito sa dagat. Parang balon. What? Kamuya ko si Lola Kitchen. Welcome to Lola Kitchen. Nagkukwentuhan nga kami ni Papay habang nag-iihaw ako kasi tinatanong ko siya kung talagang ganito lang ba yung nahuhuling isda dito. Sabi niya nung bata pa daw siya, naku, napakadaming isda daw, ikaw pa talaga ang mamimili kung anong klaseng isda ang gusto mong iuwi. Pero ngayon, kumukonti na daw yung klase ng isda na nahuhuli nila, hindi na talaga tulad ng dati. Dahil nga sa pagdami ng tao, syempre dumami rin yung mga mangingisda kaya marami na rin silang nag-aagawan dito. Pero dito naman sa Dunsol, may mga oversupply din kaming isda tulad ng lawlaw o yung ginagawang sardinas. Kaya nga kapag malawlaw dito sa Dunsol, naku, masaya talaga yung mga tao. Naku, alam nyo ba, pwede nyo rin tong ma-experience yung mag-ihaw sa bangka at mag-fishing. Pumunta lang kayo talaga dito sa Dunsol. O kung taga Dunsol naman kayo, naku, sinasabi ko sa inyo ha, hindi pwede talagang hindi nyo to nagagawa. Masaya nga ako dito sa experience ko kasi first time ko talaga tong manguhuli ng isda tapos dadiretso iihawin. Tapos ang dali pa dito mag-ihaw sa bahay namin, pagod na ako kakapaypay. Dito hindi mo na kailangan paypaya, naluluto na lang siya talaga. Syempre, advance kami mag-isip. Naisip namin na baka hindi kami makahuli kaya nagdala na kami ng tinapa, itlog at itlog na pula. Grabe, ang sarap kumain dito tapos nasa bangka ka. Feel na feel talaga namin nasa yate kami. Wow! O, dating gawi ha. Akong bahala na naman sa inyo. Ikakain ko kayo. Grabe yung sili. O, the best talaga to sa kamayan.
Katapos nga namin kumain, umuwi na rin kami agad para makauwi na sila Papay at makapagpahinga dahil kukuha pa sila ng lawlaw mamayang gabi. Salamat nun nga kay Papay at Mark at kay Sheila dahil pinayagan nila kaming mangulit dito sa bangka nila. O diba, ang ganda talaga dito sa amin. Punta nga kayo dito sa amin, lalo na ngayon malapit na ang Butanding season. Grabe, hindi kayo talaga magsisisi. Marami ka nga talagang pwedeng gawin dito sa Dunsol. Meron pa nga kaming firefly watching. Uy, may isi-share nga pala ako sa inyo yung nilalaro ko kasi kumikita nga ako doon. Kaya nga ako nakapagrenta ng boat dahil nakapag-withdraw ako doon. Ito nga yung bagong larong kinagigiliwan ko, yung Diamond Game. Kung gusto mo ngang sumali, check mo yung comment section para makaregister ka. Mobile number mo lang naman yung kailangan, tapos makakalaro ka na. Kada login mo nga dito, everyday, meron kang bonus o diba bongga, laging panalo ka agad. Para nga makalaro ka, kailangan mo mag-cash in. 100 pesos lang, pwedeng-pwede ka na maglaro. Maraming ang paraan para makapag-cash in ka. Magka-cash in nga ako dito ng 200, ipapakita ko sa inyo kung paano siya laruin. Kapag nag-cash in ka nga, segundo lang, nasa app mo na siya. Ipapakita ko nga sa inyo kung paano laruin tong Dragon Tiger kasi sobrang dali talaga dito manalo. Meron nga siyang chart para kahit papano ma-predict mo talaga yung lalabas. Tapos ako, pinili ko dito is yung Dragon. Tinaya ko 200 pesos agad. Panoorin nyo nga kung gaano kabilis dumoble ang pera dito. So ayan nga, nanalo yung Dragon. Yung tinaya kong 200, bumalik sa akin ng 242. Tingnan nyo, namuhunan lang ako ng 200 pesos tapos segundo lang naroon na akong 497. Tataya nga ako ulit, pero this time, tataya ako sa Tiger. Tingnan nga natin kung mananalo ako ulit. 295 nga ang tinaya ko. O bongga, diba nanalo na naman? Ang dali talagang manalo tapos nag-i-enjoy ka pa. Ngayon nga, yung 200 na pinasok ko, 577 na. Kaya ang gagawin ko, i-withdraw ko na siya. Napakadali nga lang mag-withdraw. Kailangan mo lang ng GCash para pumasok dun lahat ng withdrawal mo. Mabilis lang papasok na siya agad. Iiwan nga ulit ako ng 200 pesos para makataya ako ulit. Eto nga yung Fruit Connection, naaaliw din ako dito. Isipin nyo, tumaya ako ng 3 coins tapos nanalo ako ng almost 12 pesos. Diba ang bongga? Maraming ang available na laro dito na pwede mong pagpilian na sobrang dali lang talaga laruin. Saan ka pa makakakita na nag-i-enjoy ka na kumikita ka pa? Ang bongga, diba? Wala namang masama kung susubukan mo. Kung gusto mo nga, i-check mo na lang yung comment section kung paano i-download. Salamat!